Magandang araw mga kasabong. Welcome po ulit kayo sa aking YouTube channel. Binabati ko po ang lahat ng aking subscriber ng magandang araw. Kahit sang dako man kayo ng mundo ngayon naroroon. Sa ngayong episode na ito ay ipapagpatuloy natin ang ating topic sa conditioning ng manok. So ngayon nasa carbo loading and pointing preparation na tayo mga kasabong. So ngayon i-discuss natin ang kung ano ang ating ginagawa dito sa pointing preparation natin at carbo loading. So sa mga nakaraang episode binanggit natin ang kung ano ang ating mga exercise na ginagawa sa ating mga manok at pati na rin ang ating mga patuka doon na ginagamit na hindi tayo ito nagpapalit ng patuka, inerton lang sa mula sa maintenance hanggang sa reconditioning sa araw ng laban. Pero maidadagdag lang po ako mga kasabong sa pag nasa conditioning na tayo, nagdadagdag po tayo ng igwite po na sa ating mga patuka. Yung dahil kung inerton lang po ang ating pagkain sa ating manok, masyadong matigas po ang kanilang katawan at kailangan natin ng kunting lambot sa katawan ng ating manok, dahil pag matigas po ang katawan ng ating manok ay hindi po gaanong malayo ang extension ng kanilang mga paa, short po kanila ang kanilang palo, hindi po gaanong malayo sila pag pumalo sila ng ganun dahil matigas ang kanilang katawan. Hindi po gaanong mabilis ang kanilang palo at hindi po medyo malayo ang extension. So kailangan natin palambutin ang kanilang katawan. So yan po ang purpose ng igwite. So ang gagawin natin, papakuluan lang po natin ang itlog sa tubig. Papakuluan lang po natin ng hanggang maluto po siya, maging hard boiled egg na po siya. Tapos kukunin lang po natin ang puti ng itlog, tapos ang yelo pwede natin kainin. Kung medyo minsan nagsasawa na rin tayo kumain ng itlog, ipapakain natin sa mga bata or ipapakain natin mismo sa mga inahin nating manok. Ibigay natin ang mga igwite, ang mga yelo doon, dahil yun po ang nagpapabigat sa manok. Yung ang igwite po nakakatulong din po sila para gumaan ang kanilang timbang, yung mga igwite. So yan po ating dinadagdag. Tapos nagbibigay din po tayo ng yung saging sabah sa mga manok natin. Yung sobrang pakahinog, yung overripe na po, yung kung malapit na pong mabulok, yung medyo matubig na, yun po ang mas magandang gamitin para sa manok. So ibibigay natin kanila, pwede kanilang snack sa tanghali, at least mga kahit 5 days before the fight, or kung hindi naman problema sa budget, kahit sa malayo pa pwede na natin silang ibigay. Pero pwede na rin kahit nga 3 days before the fight mag-introduce ng saging, pwede na rin yun. Dagdag po yun na energy sa kanila, yung potassium, dahil ang potassium ay instant energy. Yan po mga kasabong, yan po ang purpose ng saging. Sa mga nag-workout nga, yung mga taong nag-workout sa gym, yan po ang kanilang ginagamit na workout meal. Sa experience ko po, mas mabisa po na pang workout meal yung saging. Kahit nung naglalaro pa ako ng basketball, bago ako maglaro ng basketball, para mayroon kang instant energy. So mas maganda talaga ang saging. So yan po rin sa manok, maganda rin po yung sa manok. So recommended po talaga ang yung saging sabah. Yan po ang yung gamitin nyo. At piliin nyo yung malapit ng mabulok. Bumili kayo doon sa merkado ng yung mga ganun, yung mga malapit ng mabulok na mga saging. At yun po ang inyong gagamitin. Or kung may mga, mayroon na rin kayong saging sa inyo, may mga puno kayo ng saging at may na timing na may mga na hinog na, yan po ang inyong gagamitin. So, yun po ating ginagamit mga sabong. So, dahil dito sa Mighty Cup Game Farm, dahil hindi tayo nagpapalit ng patuka, so paano naman natin magagawa ang pag-carbo loading? Usually yung pag-carbo loading ginagawa yon ng mga yung mga naghahalo mismo ng mga patuka, na sila nag-minix ng kanilang sariling patuka gaya ng mga kang Dr. Teddy Tianchanko na method. So yan po, ini-increase lang po ang dami ng mais. Pero dito, dahil ang ginagawa namin dito, dahil hindi naman tayo nagpapalit ng patuka, so pinipili lang namin yung mga isiniseparate namin yung mga green ang
ang mga tractor na nakahalo sa inerton. So pinipili yon natin at ilinilagay sa ibang sisidlan. Pag malapit na tayong magpointing, yun po ang ating ginagamit. So tapos ang mga white piece, green piece, wheat, isiniseparate po natin ang lalagyan, pati ang mga pellets. May tatlo tayong lalagyan doon, isa sa pellets, lahat pellets lang sila. Tapos crackcorn po sa isang sisidlan. Tapos isang sisidlan din yun, mga wheat, green piece, white piece. Tapos yung mga jackie oats, hindi po natin yan sinasali sa ating pointing. Dahil sa KITGT nga tayo unang natuto ng pagpointing ng manok, na hindi na ginagamit ang jackie oats pagdating sa pointing, na inaalis ang jackie oats. Yan pa rin ang aking nakasanayan. Kahit inerto na aking ginagamit, inaalis ko po ang mga nakahalo doon na jackie oats. Wala na pong jackie oats sa ating pagkain. Yung ganyan po ang ating ginagawa. So nabanggit po natin sa ating last na episode na 4 days before the fight, papaliguan na natin ating mga manok. So dyan, ang purpose noon mga kasabong ay para sila lumamig ang kanilang katawan. Bumaba po ang kanilang temperature dahil nga sa pointing, mas lalong iinit ang kanilang katawan. Tandaan nyo po, ang mais, pag maraming pakain na mais sa ating manok, iinit po ang kanilang katawan. So kaya inihahanda natin at iba pang mga supplement na ibinibigay natin sa manok na baka uminit ang kanilang katawan. So yan po ang preparasyon, at para pantay-pantay din po ang temperature ng ating manok, para sabay-sabay po silang iinit hanggang sa araw ng laban. So kailangan natin silang ibaba ang kanilang temperatura, pero siguraduhin po natin na medyo may araw po, dahil pag maulan, hindi po natin pwede paliguan ating manok dahil makasasama po yun sa kanila. So pag medyo maulan mga kasabong, ang gagawin natin, hihilamusan lang natin ating manok, babasain natin dito sa ilalim ng kilikili, tapos yung dito sa kanilang puwitan, yung mga ginupitan natin, di ba ginugupit natin sa may puwitan ang manok. So doon, babasain natin ng kunti hanggang dito sa kanyang mga balahibo niya, tapos ang paa, babasain lang natin, hindi natin siya pwede paliguan. Pero pag may pagkakataon talaga, pag medyo mainit ang panahon, paliguan po natin mga kasabong for this before the fight. Tapos dito na po tayo magsisimula ng ating carbo loading. Sa hapon po, pagkatapos natin mapaliguan sa umaga at natuyo na sila sa pagkaatanghali, bibigyan po natin sila ng papatakan po natin sila ng respigin. So by the way nga, gumagamit po talaga tayo dito ng yung tinatawag na dynamic trio ng excellence, yung respigin, Voltflex Kikyo, at saka Reload Plus. Yun po ang ating ginagamit, preparasyon po para sa pointing. So 4 days before the fight, sa tanghali, binibigyan po natin ating manok ng respigin ng 7 patak. So bawat tanghali po yun hanggang 1 day before the fight na lang po. Halimbawa, Sunday ang fight natin. So hanggang magsisimula tayo sa huwebis ng tanghali hanggang sa Sabado ng tanghali. So sa day of the fight, wala na pong respigin na ibinibigay dito. Tapos sa 3 days before the fight, sa umaga po, nagbibigay po tayo ng Voltflex Kikyo at 7 patak ng Reload Plus. Tapos 3 days before the fight, sa hapon, pagkatapos pagpakain sa alas 4 ng hapon, 7 patak ng Reload. So ganun pa din ang ginagawa natin sa 2 days before the fight. Ganun pa rin ang ginagawa natin. 1 day before the fight. Ganun pa rin ang ginagawa natin. Nagbibigay tayo baling 3 araw po tayo nagbibigay ng Voltflex at Reload. So mula halimbawa maglalaban tayo ng Sunday. So simula Biyernes hanggang Sunday po, magbibigay tayo ng Voltflex Kikyo sa umaga, tapos Voltflex Kikyo sa umaga at Reload, tapos sa hapon ay Reload Plus na lang po. So yan po ang ating ginagawa. Tapos sa 3 days before the fight mga kasabong, ang ginagawa natin dito, sa madaling araw po ng halimbawa Sunday ang ating fight, so sa Biyernes ng madaling araw, ibababa po natin ating manok sa ibinababa po natin ang ating manok po sa ating 3x3.
Tapos ipapa-scratch po natin sila ng at mga 2 minutes lang po, light workout lang po dahil nagpapahinga na po ng ating manok. So pero na, kung napansin nyo, ang kanilang workout ay unti-unti bago bumating tayo sa pagpahinga natin, unti-unti pong bumababa, 'di ba? Nasa taas po tayo, nasa 20 minutes ang pagpapa-scratch, tapos 15 minutes na lang, 15 minutes, naging 5 minutes, naging 3 minutes na lang po, 6 days before the fight, 3 minutes na lang ang exercise ng ating manok sa scratch box, at pag 5 days before the fight, 3 minutes lang po, at doon ang kanilang last sparring. So sa 4 days before the fight, wala na pong exercise kaya dahil papaliguan natin ating manok. Pero 3 days before the fight, mayroon pa rin silang light workout. Hindi naman po sila mapapago doon dahil medyo stretching lang po yun, mga kasabong. Pampawala lang ang kanilang dahil pinaliguan sila, pampawala lang ang stress sa kanilang katawan. So papa-scratch natin sila ng 2 minutes lang. Tapos manipis lang ang kanilang mga scratching material na either pakpak ng mais or dahon ng saging or yung sa tubo. Depende na po anong available sa inyo. Yan lang po ating ginagawa. Tapos sa pagka 3 days before the fight na lang sa tanghali po, sinisimulan na po natin silang ikulong ang ating mga manok. So dahil sa magsisimula na po silang magpahinga sa tanghali, ilalagay na po natin sila sa kulungan. So ganito po, sabong, may example tayo dito for demo purpose lang. So ganito po, wala na po tayong mga gamit na manok halos dito dahil wala ng mga buntot. So ito na lang ang isa, medyo may buntot pa pero hindi na nga kumplito. Dito na ilalagay natin. Ilalagay po natin siya sa ganito. Kahit sa kulungan na ordinary yung kulungan lang, pero ito ay ito ang dinadala natin sa sabungan. So dito sila nakakulong. Tapos dapat lagyan niyo po ng kasabong ng ganito ng patungan po. May patungan sila doon sa loob na ganito po, bilog, mga kasabong. Hindi po maganda yung plot, mga kasabong, ang patungan ng ating manok. Yung flat, hindi sila komportable doon. Kaya ganito po, mga ganito, at least ganito kalaki na medyo bilugan po ang forma niya. Dahil alalahanin po natin, mga kasabong, na ating manok ay kagaya ng ibon, na kung hahayaan natin sila, gusto nilang doon humapon sa kahoy, ay ganito po ang kanilang nakasanayan po na kanilang hapunan. At every 3 hours po, pag nasa pointing process na po tayo, ikulong natin ang manok. Pero hindi po natin pwede ikulong ang ating manok ng buong maghapon. Kailangan po natin silang ibaba every 3 hours, mga kasabong. So bawat 3 oras, inilalagay po natin sila dito sa 3x3. So ganito, lagyan po natin ng mating, mga kasabong, ganito. So hindi nga obvious, mga kasabong, na fans tayo ng Thunderbird dahil ang ating mating ay Thunderbird nga. So dito na po talaga tayo nagsisimula sa ganito na. Sisimula na po tayo sa pagpointing sa ganito. Dito natin sisimulan pag-obserba ang mga droppings ng ating manok, kung tama ba ang timpla ng tubig nila. So dito, pero 3 days before the fight pa, mga kasabong. So hinahayaan pa natin ang ating manok uminom lang ng uminom dahil hindi naman tayo nababahala kahit marami ang nainom nila, dahil sa usually kapag naglalaban tayo, andun naman tayo sa aircon cock house. So hindi natin kaano problema kung medyo matubig ang ating manok. Madali lang po mawala ang tubig sa kanilang katawan pag naka aircon po tayo. So ganito, idadrop natin ang ating manok dito, tapos maghanda po tayo ng yung tisyo, or pwede na rin yung mga ginagamit na mga trapo sa sasakyan po, yung mga panggamit sa sasakyan na mga yung binibinta po, na yung mga parang round po na binibinta sa mga daan, pwede na rin yun. Pero mas komportable gamitin ang tisyo. Maghanda lang po kayo ng tisyo para pang
pangpahid sa kanilang ipot, mga kasabong. So sa ganito, kailangan talaga ang mating. Ang purpose mo ng mating, mga kasabong, ay para ang ating manok ay hindi makatuka ng kahit ano na lang. Kung kakain ba ng bato, so yung mga matitigas na mga hindi kailangan. So dito po tayo magpapakain na sa kanila sa at 3 days before the fight, dito na po tayo nagpapakain sa kanila. Tuwing magpapakain, dito natin sila ibababa. Tapos every 3 hours po din, pag malayo pang laban, dito din tayo natin sila ilalagay. So mas mabuti na rin nga sanayin niyo ang inyong mga manok, lalo ng istag. So kung malayo pa, pwede nyo nang sanayin ang inyong mga istag sa ganito sa mating, dahil obserbasyon ko, may ibang istag po na naninibago. Pag inilagay nyo sila sa mating, naninibago po ang ibang istag, mga kasabong. Pero pag ang manok nyo ay mga matatanda na ganit, gaya nito, or mga veterano na, yung mga sanay na po ilaban, ganit, gaya nito, dalawang beses na ito na ilaban, so parang ordinaryo na lang sa kanya ang mating. Makikita mong sanay na siya sa mating dahil nakasanayan niya na ito. Pero sa mga istag, kailangan nyong i-introduce ng mas maaga ang paglagay sa mating. So ganito lang po, mga kasabong. Yan lang po ang gagawin natin. Oobserbahan natin ang mga kanilang ipot dito. Kung medyo patingin nyo marami lang, maraming tubig ang kanilang ipot, so i-adjust natin ang kanilang tubig na painom. Pero usually ang manok na walang problema sa katawan, mga kasabong, ay normal talaga ang kanilang ipot at hindi naman sila umiinom ng maraming tubig pag normal ang ating manok. So, sa susunod nating episode, mga kasabong, ay doon na po natin tatalakayin kung paano ang pagpointing ng ating mga manok. Dito ay i-discuss lang muna natin ang preparasyon para sa pointing. So dito, dahil magka-carbo loading na po tayo, so ang dahil i-discuss ko na pinaghihiwalay po natin ang mais at mga pellets. So yun po ang gagamitin natin sa kanila pag carbo loading. So sa 4 days before the fight, mga kasabong, halimbawa Sunday ang laban natin, sa huwebes ng hapon, doon na po tayo magsisimula mag carbo loading. So ang ibibigay natin na pagkain na sa ating manok ay 30% po ay mais, yung crack corn na ating pinaghiwalay na mga pinili natin, mga crack corn mula sa Inerton. 30% po nun ang ibibigay natin sa ating manok. Then 20% na pellets, then 50% ng kombinasyon ng green peas, white peas at wheat. Ang iba may sorghum pa nga doon, pwede nyo pa rin gamitin ang mga sorghum na nakalagay doon, pero ako hindi ko na anong ginagamit ang sorghum. So yun lang po, yung wheat, green peas at saka white peas. So yan po ating ginagawa. Tapos 3 days before the fight, halimbawa Biyernes ng umaga, Sunday ang ating laban, so i-increase na naman natin unti-unti ang huwag po natin biglain pagbigay ng napakaraming mais. Unti-unti lang, mga kasabong. So mula sa 30% magiging 40% na po sila sa 3 days before the fight. 40% mais, tapos 20% pa rin ang pellets, tapos 40% ang green peas, white peas at yung sorgo, ang wheat. Tapos ganun sa umaga at sa hapon, yun po ang nakibigay sa nila. Tapos 1 day before the fight, halimbawa mga Sunday ang ating laban, so sa Sabado ginagawa na po nating 50% ang pagkain ng ating manok na mais. So mas marami na po ang mais ang binalagay natin, so 50% na sa umaga at saka sa hapon. Tapos 20% pa rin ang pellets,
Tapos 30% na lang po ang yung wheat at saka green peas at saka white peas. Tapos sa araw ng laban, magiging 60% na po ang pagkain natin na mais, 20% ang pellets, tapos 20% na lang ang wheat, white peas at saka green peas. Yan po ang ating ginagawa, mga kasabong. So sa mga ating mga pointing at saka carbo loading techniques po, yun po ang ginagamit. Kung kayo po ay naghahalo ng mga patuka ninyo, yung masarili ninyong patuka, kagaya ng ibang mga method na kayo ang nagtitimpla, so ang gagamitin yung mais na pagkarbuludin ninyo, dapat yung mga mais na nakasanayan nyo na sa ng inyong mga manok. Hindi po pwede na bibili kayo ng ibang klaseng mais na hindi kasing uri ng yung nabili, dahil tandaan mga kasabong, paiba-iba po ng bakterya ang bawat page ng mga taglay nilang bakterya. Pag nagpalit tayo ng ibang sangkap, ay maaring magkaroon ng digestive problem ang ating manok at ma-stress sila. So kaya nga ang ginagawa namin dito, dahil hindi kami nagpapalit ng patuka, so ang mga sangkap na mismo ng inerto na mais ang aming ginagawa dito. So ganyan lang po mga kasabong. So sa susunod po nating mga episode mga kasabong, ay atin ang i-discuss ang actual pointing na pag ando na tayo sa sabungan. So i-discuss po din natin doon kung paano, bago tayo sa araw na yun, i-discuss po natin kung paano ang tamang pag-travel ng manok, yung paano natin i-travel ating manok papunta sa sabungan. Sa ngayon, ito lang muna ang ginagawa natin, ang para sa pointing preparation. Pero ang actual na pag-pointing mga kasabong, yung i-highlight na kung ando na tayo sa sabungan, kung ano ang ating mga dapat gawin, ano ang mga obserbasyon at mga troubleshooting na dapat nating gawin. So hanggang dito lang muna tayo mga kasabong. Sa susunod nating pagkikita ay ipapagpatuloy natin ang ating topic sa conditioning manok, at saka ando na po tayo sa mga pointing kung ano ang dapat na obserbasyon para mapagalaw natin ng tama ang ating manok, kung paano natin matimpla ang kanilang katawan. So doon po natin pag-uusapan, kasama na rin doon ang kung paano natin i-travel ang ating manok papunta sa sabungan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe na bagong naligaw dito sa ating YouTube channel, paki-subscribe na rin at paki-share para lumago naman ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat at happy weekend mga kasabong. Mabuhay po kayong lahat.